pag-uusapan natin, take courage. Take courage. So, dapat magkaroon tayo ng tapang. Kumuha tayo ng tapang. Yan po yung bagay na talagang sa paglalakbay, minsan ay maraming nakakatakot at pinanghihinaan tayo ng loob. Sang-ayon sa ating nakikita, sang-ayon sa ating nararanasan, sa mga sitwasyon natin sa buhay. Kaya baka meron kang kaibigan, meron kang kakilala na kailangan niya ng tapang upang harapin ang buhay, upang makapagpatuloy. So itong mensahe ng Panginoon ngayong gabing ito ay para sa bawat isa sa atin. So magkaroon po tayo ng sandaling panalangin at hilingan natin ang Panginoon na gamitin niya ang platform na ito sa pagsasalita ko, i-anoint ako ng Panginoon at gamitin ng Panginoon ang platform na ito, gamitin ng Panginoon ang buhay ko sa pamamagitan ng mensahe niya na ipaparating sa bawat isa sa atin. So humingi tayo ng gabay at patnubay sa akin na magsasalita na ang bawat sasabihin ko ay magkaroon ng kapangyarihan sa inyong buhay. Sapagkat ito ay galing sa Diyos na yun ang kanyang naisin sa ating paglalakbay sa pagsunod sa Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin na nandito ngayon. Manalangin tayo na magkaroon tayo ng kakayanan o kapangyarihang tumanggap. Sapagkat ito po yung kailangan nating matutunan. So manalangin po tayo at hayaan natin na ang Panginoon ay gabayan tayo. Let's pray. Salamat po ng marami sa ginagawa mo sa buhay namin. Salamat Lord at ang iyong salita ay napakayaman na meron pong dakila at banal na layunin at intensyon sa aming sitwasyon sa buhay. Ngayong gabi, Panginoon, kung meron mang pinanghihinaan ng loob, kung meron mang natatakot, kami po ay kumuha ng tapang, kumuha po kami ng lakas ng loob sa iyo lamang. Salamat po, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa sa amin at huwag mo po kaming pabayaang panghinaan ng loob, matakot at huminto na lamang. Sa halip, bigyan mo po kami ng lakas ng loob, ng tapang upang magpatuloy at gawin ang tama sa pagsunod sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po yung dalangin namin. Pagpalain mo ako na magsasalita ngayon. Use me, Lord, mightily, according to your will, according to your way, and most especially, according to your word. And ang bawat isang makikinig, Panginoon, dalangin ko po na yung yaman at kapangyarihan ng iyong salita ay matanggap ng bawat isa sa amin. Sa bawat isa na nasa kanilang tahanan, sa bawat pamilya, Panginoon, ang iyong banal na salita ang mahayag. Thank you so much, God. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Panginoong Jesus, lagi po siyang gumagawa ng himala. Our God, and even si Jesus, nung nabubuhay siya sa mundong ito, lagi siyang gumagawa ng himala. At ang himala na yon ay maraming nakakakita. Nakikita yun ng crowd, nakikita din yun ng kanyang mga disipulo or ng kanyang mga disciples. So mahalaga po na yung kapangyarihan na yon ng Diyos upang gumawa ng himala, dapat po may epekto ito sa buhay ng bawat isa sa atin. So ang Panginoong Jesus dito po sa Marcos Kapitulo 6 ay katatapos lang magpakain po ng mga tao ng 5,000. So nagpakain po siya ng 5,000 at yun po ay nakita ng mga alagad. Ganon kakapangyarihan ng Panginoon. Ganon siya nagbibigay ng pangangailangan ng mga tao. So nakita ng Panginoong Jesus, gutom na gutom yung mga tao, kailangan nila ng kaligtasan, kailangan nila ng kapangyarihan ng Diyos, at nagutom sila. Sabi ng Panginoon, pakainin natin ito. At 5,000 po ang pinakain ng Panginoon doon po sa context ng pag-uusapan natin ngayon. And after po na sila po ay makapagpakain, ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Sa Mark chapter 6, verse 45, after na makapagpakain po sila, ganito po ang ginawa ni Jesus. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go on ahead of them in Bethsaida while he dismissed the crowd. After leaving them, he went up on the mountainside to pray. So, ang senaryo, nagpakain ng 5,000. Mga lalaki lang po yun, hindi kasama ang bata at mga babae. After na makapagpakain ng ganong karaming tao, sabi ng Panginoon, sige, sumakay na kayo sa bangka at dinismiss niya yung crowd. At pumunta siya sa bundok para manalangin.
Alam niyo, ang ganda ng attitude ng Panginoong Jesus na dapat matutunan po ng bawat isa sa atin. Tayo po kasi pag nakaranas ng mga bagay na maganda, minsan nakakalimutan natin na laging manalangin, laging magpasalamat. Sometimes, na-overwhelm tayo ng magagandang bagay sa nangyayari sa buhay natin. Si Jesus, iba, after na makapagpakain po siya ng 5,000, sabi niya sa mga alagad, sige, alis na tayo dito at lilipat tayo sa kabilang lugar. At tapos, dinismiss na niya yung crowd. At siya ay nagpunta sa isang bundok para manalangin. So, ang attitude ni Jesus dito sa mga sandaling ito ay mapanalanginin. Yan po yung ano, yan po yung after ng kanyang victory, hindi po siya nag-celebrate. After ng victory niya, he prayed. And verse 47, later that night. So yung mga disciple lang po ang umalis, later that night, the boat was in the middle of the lake. And he was alone in the land. So meron pong distance. Yung kanya pong mga disciple, yung kanyang mga alagad ay nasa dagat at siya po naman ay nasa lupa. Nasa bundok. So may distansya, mga kasama. At yun ay intentional na ginawa ng Panginoon dahil sa meron siyang purpose. There is no such an accident sa buhay po natin sapagkat itinakda ng Panginoon palagi yan. Sa Lord, walang aksidente. Lagi po siyang intentional. Meron pong ituturo siya sa kanyang mga alagad. Because our God is all-knowing God. So, nung pong nandun na sila sa gitna ng karagatan, tapos itong si Jesus ay naandoon sa kapatagan or galing sa kabundukan, he saw the disciple straining at the oar because the wind was against them. Shortly before dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. So noong pong nakita ni Jesus na yung pong mga disciple niya nahihirapang sumagwan sapagkat ang hangin ay pasalungat. Nahihirapang sumagwan ang mga disipulo niya sapagkat salungat sa hangin. Kahit na po malayo ang distansya ng Panginoon, namomonitor niya yung kanyang mga disciple. And I do believe that even today, sa Panginoon hindi problema ang distansya. Sa Panginoon walang problema sa distansya. And even today, God knows your condition. God knows your situation. Walang naililihim sa Diyos. Mga kasama, mga kaibigan, walang naililihim sa Diyos. At nung makita niya na itong mga disipulo niya ay nahihirapang sumagwan sapagkat malakas ang hangin, hindi lang malakas ang hangin, sumasalungat pa sa kanila. Nung makita ito ng Panginoong Jesus, siya po ay lumapit dito at naglakad sa tubig at gusto pang lampasan ng Panginoon ang bangka. So hirap na hirap sumagwan ang mga alagad kasi salungat sa hangin, nahihirapang umusad ang bangka. Alam niyo po, sa buhay natin, may mga bagay na hirap tayong iusad na parabang salungat sa mga bagay na atin pong kinakaharap. Pero lagi nating tatandaan, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang hirap ng buhay natin, nakikita ka ng Diyos. Nakikita ka ng Diyos. Mga kasama, yan po yung lagi nating isaisip. God knows us. He knows our situation. He knows our condition. So gusto niyang lampasan. Habang hirap na hirap sumagwan itong mga disipulo, si Jesus naglalakad lang sa tubig. So ibig sabihin, sa lakas ng current ng hangin, hindi halos umuusad yung bangka, pero si Jesus naglalakad lamang sa tubig. At naniniwala ako sa kanyang paglalakad, hindi po siya natatangay ng alon, hindi po siya natatangay ng hangin. Bakit? Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Ang mahirap sa tao, sa Diyos walang kahirap-hirap.
Nakikita sana natin ang mga bagay na ito sa sitwasyon ng mga apostol. Alam niyo, sa buhay natin, maraming hirap na hirap tayo sa buhay natin. Sometimes we want to give up, sometimes we want to surrender. Pero sa Panginoon, walang imposible, walang hirap sa Panginoon. Hirap na hirap yung mga disipulo, si Jesus naglalakad lang. Naglalakad lang. So ano ang application nito sa buhay natin? Sa buhay natin, maaari meron tayong sinasakyan para makarating sa ating pupuntahan. Hindi ko alam kung anong iyong way para maabot mo yung iyong destiny. Itong mga disipulo, ang kanilang sinakyan para maabot ang kanilang pupuntahan, bangka. So, kung ano ang iyong gagamitin, diyan ka hahadlangan. Diyan ka hahadlangan. So, ginamit ang bangka para makarating sa pupuntahan. So, anong ginamit? Hangin. At ang hangin na yun, nag-create siya ng waves. Kaya nahihirapan sila na madaling mapuntahan ang lugar na kanilang destinasyon. Sa buhay natin, mga kasama, maaaring marami kang pinagtitiwalaan. At dahilan doon sa mga pinagtitiwalaan mong yan, lalo kang nahihirapan. Maaaring trabaho, maaaring negosyo, maaaring relasyon, maaaring bagay, maaaring tao. Pero lagi mong tatandaan, mga kasama, hindi madali ang paglalakbay. Laging merong kahirapan sa paglalakbay. At siguraduhin natin, yung pupuntahan natin, yung gustong papuntahan ng Panginoon. May mga gagamitin ang Diyos sa buhay natin, sa sitwasyon natin, para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Pakilagay nga natin sa ating comment section. May gagamitin ang Diyos para mapalapit tayo sa Kanya. Yan po yung senaryo na ito. Hirap na hirap yung mga apostol na nagsasagwan kasi salungat sa agos, pero si Jesus naglalakad lang. At ito ang maganda, mga kapatid. Gusto ko maintindihan natin itong mabuti. Sa kabila na sila'y nahihirapan, sa kabila na sila ay may malalaking alon at tumiihip ang malakas na hangin, pasalungat sa kanila, ito, noong gusto na silang lampasan ng Panginoon, nagpakita ang Panginoon . The Lord Jesus shows Himself walking on the water. So tandaan niyo po, mga kasama, pagka kayo ay nahihirapan, pag tayo ay nahihirapan, magpapakita ang Diyos. At hindi lamang siya magpapakita, mga kasama. Sa bawat nangyayari sa buhay natin, kung ano ang nakikita natin, yun ang mararamdaman natin. Sa sitwasyon natin sa buhay, mga kasama, kung ano ang nakikita mo, yan ang magdudulot ng nararamdaman mo. Sa pagsunod sa Panginoon, meron talaga tayong pupuntahan, langit na bayan. Pero sa paglalakbay natin, sa mga problema ang kinakaharap natin, sa mga sitwasyon ang kinakaharap natin, mga kasama, magpapakita ang Diyos sa atin. At sana, Diyos talaga ang makita natin. Kasi kung papaano natin tinitingnan ang isang bagay, yun ang mararamdaman natin. God is more than willing to show Himself to us. Sa panahon na tayo nahihirapan, sa panahon tayo nanganganib, ang gusto ng Panginoon, magpakita siya sa iyo, magpakilala siya sa iyo. Kaya lang, kung ano ang tingin mo, yun ang mararamdaman mo. Ilagay nga natin sa comment section, no? Sa buhay na meron tayo, sa paglalakbay na meron tayo, kung ano ang tingin mo, yan yung mararamdaman mo. So itong mga alaga nito, verse 49, look at the verse. But when they saw Him, who is that? It is all about Jesus. Jesus is our Savior. Jesus is our Lord. When they saw Him walking on the lake, they thought He was a ghost. They cried out. So, imaginein mo, mga kasama, they cried out, verse 50, because they all saw Him
and were terrified. Kaya kung papaano mo tinitingnan ang isang bagay, yun ang iyong mararamdaman. Imaginin mo ang Diyos nagpakita sa kanila sa milagrong paraan. Milagrong paraan po yun, no? God will show himself in a miraculous way. Beyond natural. Beyond natural. So, pinagpakita ang Panginoon beyond natural. In a very miraculous way. Kaya lang ang problema, wala sa Panginoon. Ang problema, wala sa sitwasyon. Ang problema, nasa tumitingin. Nasa tumitingin ang problema. How do you look at things? Kasi kung ano yung nakita mo, yun ang mararamdaman mo. Dito sa sitwasyong ito, pagtingin nila, hindi ordinaryong may naglalakad sa tubig. Hindi ordinaryo. That is supernatural. That is supernatural. So, ang supernatural, mga kasama, dapat ina-attribute lang natin kay Lord. Ina-attribute lang natin kay Lord ang supernatural. Itong mga disciple na to, nung makakita sila ng extraordinary thing, what is the extraordinary thing? May naglalakad sa tubig. And that is miracle. Because our God is a miracle-working God. Kaya lang pagtingin nila sa hindi natural na pagpapakilala ng Diyos, mga kapatid, ang tingin nila, multo. Tingin nila multo. Itong mga taong ito, mga kasama, mangingisda yan. At lahat ng mangingisda, laki sa dagat. Kapag ikaw ay laging sumasagwan, yung iyong bicep, yung iyong tricep, yung iyong chest, ay ang ganda ng katawan mo, macho ka dyan. Bakit? Eh, laki sa dagat eh. Lagi kang nagpapaddle ng ano, ng sagwan. So, yung bicep mo, yung tricep mo, yung chest mo, lagi kang matipuno. Pero, yung mga macho na yun, nagsigawan ng multo. Hindi ko alam kung paano sila bumigay, hindi ko alam kung paano sila sumigaw, pero yung mga macho, takot. Kasi sigaw nila, multo! Because they saw him. They saw Jesus. So mga kasama, sa sitwasyon natin sa buhay, pag nagpapakilala ang Diyos, huwag kang matatakot. May ginagawa ang Diyos sa panahon ng troubled times, sa panahon ng nahihirapan tayong sumagwan, sa panahon na may malakas na hangin, may malaking alon, nakikita ka ng Diyos. At hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya kung sino man ang may malakas na hangin, may malalaking alon, nahihirapan kang sumagwan, kita ka ng Diyos. At nagpapapansin sa sayo sa makamilagrong paraan. Sa mga disipulo, mga kasama, naglakad sa tubig. Naglakad sa tubig ang Panginoon. Bakit nagpapansin eh? Nagpapakilala. Kaya lang, mga kapatid, kung paanong tiningnan ng mga disciple, yun yung kanilang naramdaman. Kaya, yun po yung sitwasyon na to. At noong naramdaman nila yung takot, yung mga macho men, yung mga fishermen, na mga macho, nagsigawan ng multo! Di ko alam kung may nagkulay papel, pero takot. One time, meron po kaming ginulat, at pagkakagulat po niya, mga kasama, hindi po siya nakakibo, nagkulay papel at nag-collapse. High school days po namin yun. Wala po siyang ano, wala po siyang reaksyon, nagkulay papel sa bigla siyang bumagsak. Pero itong mga disipulong ito, palibasa marami. Imagine mo yung 12 sabay-sabay nagsigawan ng multo. Alam niyo, maganda sa Panginoon, pag natatakot ka, ito po yung key verse natin ngayon. Pag natatakot ka na, immediately he spoke to them. You know, in our situation in life, God will speak to us. Naniniwala ako na kapag tayo ay natatakot, pag tayo po ay walang paghugutan ng lakas, pag walang paghugutan ng tapang, naniniwala po ako na same word ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Maybe wala tayo sa dagat, maybe walang malakas na hangin, maybe walang malaking alon,
pero nahihirapan ka sa buhay. Yung mga bagay na kasalungat na yon. Alam mo, sabi ng Panginoon sa kanila, take courage. Take courage. Sa mga natatakot, mga kasama, ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kondisyon mo, sabi ni Jesus sa kanyang mga disciple, take courage. It is I. Mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos nagpapakilala. Ako ito. Magpakatapang ka. Huwag kayong matakot. Ako ito. Yan po yung deklarasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad na takot. Meron po ba ditong mga alagad? Meron po ba ditong mga natatakot? Meron po ba ditong mga nahihirapan sa kanilang sitwasyon? Sabi ng Panginoon, take courage. Take courage. Ulit-ulitin natin, take courage. Sabihin mo sa sarili mo to, kung meron kang sitwasyon, lito, take courage. Because God will show Himself in a miraculous way. In a very special situation. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo sa buhay, pero isa lang ang aking nakita dito. Nakikita tayo ng Panginoon. He knows your condition, He knows your situation. At kung nakita ng Panginoon ang iyong sitwasyon, yung condition mo, kung ikaw ay natatakot, same word. Sabi ni Jesus, take courage, it is I. Hindi ako multo. Ako ito. Mga kasama, nagpapakilala ang Diyos sa'yo. Pwede bang ilagay natin sa ating comment section, nagpapakilala ang Diyos sa akin? Sa sitwasyon natin na nahihirapan tayo, nagpapakilala ang Diyos sa atin. Itong mga disciple na to, kilala na nila si Jesus. Nagpakain ng 5,000, that's the context. Pagkatapos magpakain ng 5,000, sige, dismiss the crowd, punta tayo doon sa kabilang lugar, sumakay kayo ng bangka. And here we go. Narito na. Hindi para takutin. Mga kasama, hindi para takutin ang mga disciple, kundi para i-challenge. Because in every challenges sa life po natin, God is still there. Kaya lang sa mga challenges ng life natin, hindi natin makita ang Diyos na siya ay makapangyarihan, hindi natin makita ang Diyos na siya ay beyond our situation, beyond our condition, kaya natatakot tayo, multo. Hindi sa Diyos yan. Hindi ito Diyos. So mga kasama, sa pangit na sitwasyon, nagpapakilala ang Diyos. At siguraduhin ninyo na Diyos ang nakikita natin, hindi multo. Take courage, it is I. Don't be afraid. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon. Kaibigan, kasama, ano man ang sitwasyon mo, take courage and don't be afraid. It is the word of Jesus sa mga discouraged na disciple. At kung ikaw ngayon ay discouraged, sabi ng Lord sa iyo, take courage. It is I. Do not be afraid. Yan po yung deklarasyon ni Jesus. Kaya po ako naniniwala na ang Diyos ay nakikita tayo because of this verse. Ano man ang sitwasyon natin, ano man ang kondisyon natin, nakikita tayo at ang Diyos andan tumulong. Ang problema lang, paano natin siya tinitingnan. At nung sabihin ng Panginoon, take courage, it is I, don't be afraid. Alam niyo, ginawa ng Panginoon sa mga disciple. Then, he climbed into the boat. Umalis siya sa tubig at pagkatapos, sumampa siya sa bangka with them. Sinamahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Are you excited? Nakukuha niyo po ba ang mga bagay na ito? Kung ano man ang kondisyon mo, ano man ang sinasakyan mo ngayon, sasamahan ka ng Panginoon. Sasamahan ka ng Panginoon. Kasi ito yung kanyang ginawa dito. And after na sinamahan siya ng Panginoon, itong mga alagad na takot, ano ang nangyari? And the wind died down. They were completely amazed. For they had no understood about the loaves, their heart were hardened. Mga kasama, hindi nila kasi naintindihan ang context pa rin nila, yung tungkol sa tinapay, ang context pa rin nila tungkol sa pagpapakain. Pero iba na yung tinuturo ng Panginoon sa atin.
So kaya, ano yung bagay na gusto ng Panginoon na maunawaan natin ngayon? Tandaan natin mabuti. Maraming nakakatakot sa atin. Pero merong utos ang Panginoon. Take courage. It is I. No, kaya mga kasama, marami po ang sa paglalakbay natin nakaka-experience tayo ng discouragement. Nakaka-experience tayo ng trouble, ng fear. So, ano yung bagay na dapat nating maintindihan dito? Yung mga discouragement natin, nagki-create ito ng trouble sa buhay po natin. Kapag negatibo mong nakita, may trouble na nangyayari. Ano itong trouble na to? No, nahihirapan po silang sumagwan. It is very hard for them. Bagamat nakasakay sila sa bangka, nandoon sa kanilang susumikap na iusad, pero napakahirap sa kanila. Imagine mo, malalampasan pa sila na naglalakad. So, ibig sabihin, stagnant. Walang movement. So, anong gustong ipaunawa dito sa atin ng Panginoon? Kung anuman sa buhay mo, ang nahihirapan ka, pero stagnant, walang movement, walang development, walang improvement, magkukosya ng trouble sa'yo. Yan talaga yan. Talagang nakakatakot yan. Pero lagi mong tatandaan, titingnan mo yung bagay na gustong makita sa atin ng Panginoon. So what is also this hardship or discouragement? Yung hardship. Ano yung hardship na na-experience nila? They are yung kanilang paglalakbay, they are against the flow. Salungat. Sa ihip ng hangin. Salungat sa lakad ng mundo. Sa ihip ng hangin, salungat. Pero lagi nating tatandaan mga kasama, kahit na tayo ay salungat sa mundong ito, salungat tayo sa natural, pero lagi nating tatandaan, kasama natin ang Panginoon. Even though we experience in life, sometimes we are against the flow, and it is very hard for us, mga kasama, lagi nating tatandaan, God is with us. Do not be afraid. Huwag mong tingnan ang Diyos na multo. Kahit na tayo ay anumang hirap ng iyong pinagdadaanan, ang Panginoon, willing kanyang samahan. So ano man ang sitwasyon, ano man ang kondisyon natin, lagi nating tatandaan. So itong situation and condition nila, there is a strong wind in the middle of the sea. Meron pong strong wind doon po sa gitna ng lawa. Ang gusto ng Panginoon na maintindihan natin ngayon, yung pagtiwalaan natin siya at makita natin siya na hindi tayo natatakot. Makita natin siya na confident tayo sa kanya. Take courage. Take courage. No, ang sitwasyon niya dito, merong strong wind in the middle of the sea. So kahit na tayo ay nandun sa kalagitnaan, hindi pa tayo nakakarating. Nasa kalagitnaan pa lang tayo. May mga bagay tayong nararanasan sa buhay. Masarap sumunod sa Panginoon kapag smooth sailing, pag walang salungat na hangin, pag walang malakas na alon, sarap sumunod. Pero paano na pagka ang buhay mo may malakas na alon? Or rather, may malakas na hangin, may malaking alon. Yan po, kailangan natin dyan na makita ang Diyos kung nasaan siya sa buhay natin. Kung ano man ang sitwasyon natin, nandun ang Diyos. Kung meron man tayong unos, kung tayo man ay nasa gitna ng unos sa buhay natin, kung tayo man nasa gitna ng lawa sa buhay natin, lagi nating tatandaan, God is there. God is there. At kapag nakita mo ang Diyos, hindi ka natakot. Alam mo ang ginawa ni Jesus? Sumampa sa bangka. At pagsampa ni Jesus sa bangka, tumigil yung malakas na hangin, tumigil yung alon. Pagpapakita ito na
grabe ang malasakit ng Diyos sa atin. At hindi siya nagbabago. So kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, mga kasama, mga kaibigan, nasa kalagitnaan ka man ng pagsunod mo sa Panginoon, namumroblema ka man sa pagsunod mo sa Panginoon, lagi mo tatanda kasama mo ang Diyos. Hindi kanya iiwanan, hindi kanya pababayaan. At ang word na dapat mag-sink in sa spirit natin, walang iba kundi yung sinabi ng Panginoong Jesus, "Take courage, it is I. I am the one who is in control. I am the one beyond this strong wind. I am beyond this big waves. I am beyond your trouble. I am beyond your hardship. I am beyond your situations and condition in life." Yan yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya mga kasama, take courage. Maybe sa mundong ito, kung ano-ano yung nararanasan natin. Merong karamdaman, merong kahirapan, merong kaguluhan. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, take courage. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang ma-discourage. Kumuha ka ng tapang. Kumuha ka ng lakas. Kanino? Sa Panginoon. It is I. Yun lang po talaga ang pagkukunan natin. Kaya, God is in control. That's why, if you believe that God is in control, He can take in charge of our trouble, of our hardships, our situations, and even conditions in life. Kaya, mga kapatid, sa sino man ngayon na nahihirapan, para bang lulubog na kami, para bang wala ng pag-asa, at kung sino man dito yung natatakot, may pag-asa pa. Gawin natin yung pagtitiwala. Gawin natin kilalanin ng Panginoon para makapagpatuloy tayo. At after po nung makasampa ang Panginoon doon, when they had crossed over, nung sinamahan na sila ng Panginoon, nakatawid sila. Hanggat hindi tayo sasamahan ng Panginoon, hindi tayo makakatawid. When they cross over, paano nangyari na sila ay naka-cross over? Because si Jesus ay nandoon na sa bangka nila. Hindi na patuloy na lumakad si Jesus, kundi si Jesus sumampa na sa bangka nila. Kaya sila nakatawid doon sa kabila. And they landed at Genesaret and anchored there. So anong ibig sabihin? Nakarating sila doon sa kabila, safe and sound. Nakarating sila sa kanilang destiny, safe and sound. Kaya lang nakarating sila sa dulo, sa pupuntahan nila, kasi kasama nila ang Panginoon. Take courage in every hardship, in every trouble of your life, in every situations, take courage. Makakalampas ka rin dyan. Malalampasan mo rin yan. Tandaan nyo po, ang hangin, temporary. Ang alon, temporary. Ang hardship, temporary. Ang trouble, temporary. Pero lagi nyo tatandaan, ang Diyos permanente. At siya yung maghahatid sa atin hanggang sa dulo. Mararating natin ang dulo kung kasama natin ang Panginoon. Kaya sa sino man na naandito ngayon, na sometimes hindi mo na makilala ang Panginoon, hindi mo na siya makita, natatakot na tayo. Ang Diyos nagpapakilala po ngayon. Maaaring ang sitwasyon natin, may karamdaman tayo. Nagpapakilala ang Diyos. Kahit nasabihin pa ng doktor na wala ka ng pag-asa, hindi ka nagagaling, may taning ang buhay mo. Sabi ng Panginoong Jesus, take courage. Take courage. It is I. Take courage. It is I. So sa mga may karamdaman, ang kalunasan lang yan, mga kasama, walang iba kundi ang Panginoon. Hindi ang mahusay na doktor, hindi ang magandang ospital, hindi ang mga mabibisang gamot. Secondary lang po yan. Ang number one po talaga dyan, yung tapang na galing sa Diyos. Lord, itong karamdaman kong ito, may gagawin ka.
itong pandemic na ito na maraming natatakot, nawalan ng trabaho, yung ekonomiya bumabagsak. Maraming nagsa-shutdown, maraming nagsasara, punong-puno ng takot, punong-puno ng lungkot. May karamdaman? Sabi ng Panginoon, take courage. Lalampasan natin to. Lalampasan natin ito kapag kasama natin ang Panginoon. So kung meron mang problema, hindi lang sa physical na karamdaman, kung meron problema sa pamilya, patungkol sa relasyon, or patungkol sa pinansyal, mga kasama, lalampasan lang natin to. Hayaan lang natin na samahan tayo ng Panginoon. God is more than willing to be with us. Yung mga disciple nga eh, naglalakad si Jesus, hindi niya matim na naglakad siya, sinamahan niya ang kanyang mga disipulo. At noong sinamahan niya ang kanyang mga disipulo, mga kapatid, naging kalmado ang dagat, naging kalmado ang hangin. Dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. So kung ano man ang sitwasyon natin, finances man yan, relationship man yan, strength man yan, meron tayong health issue. So anumang issue mo sa buhay, isama mo lang ang Panginoon. And I am very, very confident na gagawa ang Diyos ng himala sa iyo. Basta hayaan mo lang siya na makita mo siya, makilala mo siya ng lubusan, may gagawin siya sa iyo. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo, hindi ko alam kung anong kondisyon mo, pero ang paalala ko, huwag kang susuko, huwag kang titigil, huwag kang babalik, sapagkat ang gusto ng Panginoon, makarating ka doon sa pupuntahan mo. Imagine mo, kanilang itinali yung bangka na meron sila, pagpunta nila ng Genesaret, ibig sabihin, ang bangka buo, at ang bangka maayos, kaya nila ito inilagay doon sa pangpang. Kapag kakasama natin ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, mga kasama, sigurado tayong safe na makakarating sa ating destinasyon. So pagpalain tayo ng Panginoon, maging pagpapala ang ating buhay, at ituloy natin ang misyon na pinapagawa sa atin ng Panginoon. At tingnan niyo yung verse 54, as soon as they got out of the boat, people recognized Jesus. So yung pong pagbaba nila ng bangka, na-recognize na ng mga tao si Jesus. And then, here we go. Nagmi-ministry na naman sila. Nagtatouch na naman sila ng mga tao ng buhay ng mga tao. Kasama ng mga disciple. Mga kapatid, take courage. Ano man ang sitwasyon natin, magmi-ministeryo pa rin tayo. Tutulong pa rin tayo sa mga tao. At hindi tayo hihinto sa sitwasyon natin sa buhay. Hindi tayo hihinto sa trouble natin sa buhay. Hindi tayo hihinto sa hardship natin sa buhay. Darating tayo sa dulo. Matatapos din ito. At ang katapusan ng lahat ng bagay nito, gagawin pa rin natin yung kalooban ng Diyos. So, gusto ko po na ngayong gabing ito makuha natin itong word na to, take courage. It is God who is in control. Kaya kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay ngayon, kapatid, kung ikaw man ay merong karamdaman o namatayan ng mahal sa buhay, kung meron mang pinansyal na problema, walang trabaho, naghahanap ng trabaho, God is in control. God is in control. Kung meron mang issue sa relationship, God is in control. Kaya ipagpe-pray po natin ang mga bagay na ito na huwag mong makitang negatibo, huwag mong makitang nakakatakot. Ang tingnan mo, yung Panginoon na nakakatapang. Panginoon, meron pong malakas na hangin. Panginoon, meron pong malaking alon when it comes to my health, when it comes to my relationship, when it comes to my finances. But Lord, I know you are with me. We will never stop. We will never stop. Yan po yung gusto ng Panginoon na makuha natin ngayon. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kondisyon mo, huwag kang huminto. Makakarating tayo sa dulo, malalampasan natin ito. At pag nalampasan natin ito, mga kasama, hindi lang basta nagse-celebrate. Yes, natapos ng problema. Yes, natapos ang unos. Hindi. Pagkatapos ng lahat ng ito, nagministeryo na naman sila. They help people. They bless people. They care for people. They show kindness for people. Kaya kung may mga trouble sa buhay mo, kung may mga hardships,
kung meron mga difficult situation, mga kasama, pagkatapos yan, hindi tayo magbubunya. Yes, natapos din. Yes, Lord, ang grabe ka talaga, may ginawa ka sa hindi. Sabi ni Lord, tinapos ko mga hardships, troubles in life mo para magministeryo sa mga tao. There's more. There is more. There is more. Kaya sa trouble and hardship mo sa buhay, sa anumang kondisyon mo sa buhay, lagi nating tatandaan, God is with us. He show himself to us. But tingnan mo po yung miraculous work of God in your situation. So let me pray for you right now. Hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Maaring gusto mo nang tumigil, maaring gusto mo nang huwag sumunod sa Panginoon, huwag mo nang abutin yung pinagagawa sa'yo, pinapupuntahan sa'yo ng Panginoon. Maaring nagdi-decision ka na, nahihinto ka na, natatakot ka sa mga bagay na sitwasyon natin sa buhay. May pandemic, kailangan ng pera, kailangan magtrabaho. Ang dami nating mga excuses sa buhay na nagdudulot sa atin ng takot. Kasi meron tayong maling paningin, maling pagtingin. Tandaan natin, kung paano mo tinitingnan ang isang bagay, yun ang iyong mararamdaman. Kaya, yung tapang natin, tingnan natin ang Panginoon. Huwag ang sitwasyon, huwag ang kondisyon. Tingnan natin ang Panginoon. Kasi pagka tiningnan mo siya ng tama, siya ang makapangyarihan Diyos, siya ang nakakakontrol ng lahat ng bagay, at hindi po siya multo. Hindi siya multo. Kaya hindi siya dapat katakutan. Nagpapakilala po ang Diyos sa sitwasyon natin. Let us pray right now at gamitin tayo ng Panginoon. Kung meron ka mang sitwasyon sa buhay, meron ka mang pinagdadaanan ngayon, meron ka mang problema sa relationship ngayon, God wants to touch you. God wants to minister to you. And let us pray right now. Father God, we praise you, God. We honor you. We glorify you. Thank you, Father, for this account na pinakita mo sa amin na pwede pala itong i-apply sa pang-araw-araw namin buhay. Sapagkat sa paglalakbay namin sa buhay, may mga kinakaharap kami na nahihirapan kami na parang walang usad. Panginoon, samahan mo kami at makita ka namin, Panginoon, sa sitwasyon namin ito. At huwag kaming matakot. Makita ka namin ng tama para makaramdam kami ng tama, makapag-desisyon kami ng tama. At Lord, yung tapang namin, kasi alam namin na hindi mo kami iiwanan, hindi mo kami pababayaan. At Lord, pag natapos po ito, yung sitwasyon namin ito, alam namin, Lord, na meron pa kaming gagawin. There is more, O God. More time to minister to people, more time to touch people's life. God, thank you so much. At salamat po ng marami sa opportunity na makareceive kami ng ganitong word para po at least mag-move on po kami anuman ang sitwasyon namin. Wala kaming dapat ikahiya, wala kaming dapat ikatakot, wala kaming dapat itago. Lord, lahat ng ito para sa iyo. We praise you, Lord. We honor you. And I pray for all your children right now. Bless them. And use them for your glory. Lord, sa mga may karamdaman, ang panalangin ko, sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo po sila. I ask for your healing. Ikaw po ang Diyos na nagpapagaling. Kaya po humihingi po kami ng kagalingan sa mga may karamdaman ngayon. At Lord, ang dalangin ko po, Panginoon, hindi lang po kagalingan sa mga karamdaman, sa mga may pangangailangan. Lord, ikaw po ay nagpakain. Noong ikaw ay nagmi-ministeryo, Lord, kung ano man pangangailangan material, pangangailangan sa buhay ng aking mga kapatid, Lord, makita nila na ikaw po ang nagpo-provide. Kaya sa iyo po sila lumapit. At Lord, ako, dalangin din po namin kung sino man sa pamilya ang mayroong problema sa relasyon. Ang dalangin po namin, Panginoon, kayo po ang Diyos ng pakikipagkasundo sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Gumalaw kami, gumawa kami sangayon sa iyong banal na kalooban. Lord, I pray for reconciliation. Makipag-reconcile po, Panginoon, kami sa iyo at makipag-reconcile po kami sa aming mga mahal sa buhay. At Lord, gagawin namin ang iyong kalooban matapos po namin mapagtagumpayan ang mga unos na ito sa buhay namin, ang malalakas na alon, ang malalaking hangin at ang mga kahirapan namin sa buhay. Lord, mapagtatagumpayan namin ito at magagawa namin ang iyong banal na kalooban. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin ngayon at kausapin mo kami in a very special way ngayong gabing ito. At gamitin mo po kami sa anumang sitwasyon ngayong gabing ito, matatapos po ito. At bukas, Lord, makakarating kami sa destinasyon. Kung paanong binasa namin na iyong salita, makakarating kami safe and sound. Ma-overcome namin ito kasi ikaw ang kasama namin. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless everyone. Patuloy tayong sumunod sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kondisyon natin, mag-glorify si Lord. God bless you po. Pagpalain tayo ng Diyos at maging pagpapala.
And that's it for our quarantine training tonight. We hope that you get empowered and strengthened by God's word. We hope that you learned a lot. If you enjoyed watching this video, then hit the like and share button to spread hope and encouragement online. Follow us on our Facebook page and other social media accounts. Also, subscribe and hit the notification bell on our YouTube channel to stay updated. We'd love to hear from you and to connect with you so we can pray for you. Feel free to message us and send us your prayer requests and the topic that you want to talk about. See you again to our next quarantine training every Wednesday at 8 p.m. Make sure to invite your family and friends. Training will always be our happy hour. We may be apart in distance, but we are one in advancing God's kingdom.